Hi, welcome back to my channel, guys. Monatology 101, si Mona po uli. Nandito po ako sa Bronx. Sa Bronx po ako ngayon. So kasama ko po yung aking in-laws and my husband. We are now in the park. And I decided to vlog today about yung pong pagsabog po ng Mount Bulusan sa Sorsogon. So nakakabilib po talaga itong si VP Leni Robredo dahil unang-una agad siyang kumilos para tumulong po sa mga taga Sorsogon. So right now, ang pagkakaintindi ko po ay meron na silang mga tao na pupunta ngayon or nakapunta na yesterday para po maghatid ng mga mask at tubig, no? Yung which is I think the most important thing right now para po suportahan yung mga tao sa apektado po ng doon sa eruption po ng bulkan po, no, sa Sorsogon. And pinakikita lang po ni VP Leni na kahit po siya ay hindi nanalo at hindi mapapaupo bilang presidente ng Pilipinas ay patuloy siyang tutulong sa mga Pilipino. And she's really a very good leader na sinayang, na masasabi ko, sinayang talaga ng mga Pilipino. And I think this is also another challenge to her, kumbaga, personality, no, kay VP Leni. She take it as a challenge na kahit hindi siya na paupo bilang presidente at dinaya sa eleksyon, ay gusto niya ipakita talaga na siya is she's a real, a genuine, and a very powerful leader, no? Kahit na government official siya o hindi, she can really lead an NGO para po makatulong sa mga less fortunate po sa ating sa Pilipinas. And it's very impressive dahil bihirang-bihira lang po itong dumarating sa ating sa ating bansa yung mga ganyang personalidad, ano, sa politics. And masasabi ko na sinayang po ng maraming Pilipino yung ganitong klase ng leadership, ano po. And Leni is really a hardworking government official, and as a mother and as a personality, talaga pong siya po is a Leni is a jewel na sinayang po ng mga Pilipino. So gusto lang po ipakita ni VP Leni na talaga siya po ay isang tunay na leader, and para po naman sa atin ng mga kanyang followers at talagang bumilip sa kanyang leadership, siguro po ito yung panahon para talaga na ipagpatuloy natin yung ating kasimulan na kaya po niya ginagawa ni VP Leni yung bagay na yan para po maipakita niya na hindi po natatapos doon sa eleksyon o sa hindi niya kapag pagkaupo yung kanyang paglilingkod sa taong bayan. And tayong mga kakampings, sana patuloy pa rin tayong sumuporta kung ano man yung mga pinopromote niya ng mga kumbaga project or sinusuportahang proyekto para po makatulong sa mga nasa laylayan ng lipunan. And saan tayo magsasawang sumuporta, ano po? Kasi nga, yung iba, sabi ko nga, parang mga nanghihinaan na ng loob. So, huwag po tayong panghihinaan ng loob. Ano po, patuloy-tuloy lang po tayo, and huwag po nating sayangin yung ating mga nasimulan na. So, kung sakali man po sumama yung lagay, huwag naman po sana mangyari yung lagay ng mga kababayan natin sa Sorsogon. Just in case na magtuloy-tuloy po yung pagsabog ng tawag dito ng bulkan doon, sana po ay yung mga meron dyan, mga extra-extra, sana patuloy tayong mag-suporta kay VP Leni na project, ano po, para po yung pong mga tagpipiso-piso natin dyan makatulong po sa ating mga madi-displace ng mga kababayan at mga ngailangan ng ating mga suporta. Ganun lang po ang ating gagawin sa ngayon dahil importante po yan, dahil hindi natin alam kung paano magsusurvive ang Pilipinas sa ganitong klase ng gobyerno ng mga naupo. So, ano po ang ating magagawa? Ay, ipakita po natin na buo pa rin ang mga kakamping, ano po, sa kabila ng lahat. Kahit na sobrang disappointed po natin, ano, wag po tayong bibigay, ano. And dito lang tayo makakaasa ang mga nasa laylayan ng lipunan.
yung sa pagkakaisa natin, ano. And by the way nga pala, yung paano na kaya yung pangako ng mga Revilla, ano, ng isang anak ni Bong Revilla diyan sa Cavite, na sabi niya patataasin niya raw yung wage increase sa Cavite. So ang pagkakaintindi ko po ay nakabalik na uli ang mga Revilla in power, like ng mga Marcoses. So let's watch them kung talaga pong tutuloy nila yung kanilang pangako na itataas ang wage increase Cavite, kagaya rin po sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila medyo parang may liwanag na itataas nila. Pero ang masasabi ko lang, parang Diyos ko, parang dingding lang ang pagitan ng Cavite sa Manila. So ano po ang pagkakaiba noon, ano? Ganun din kamamahal na rin ang bilihin, you know, yung pamasahe, ganun din, you know po, yung rentals, ganun din. So tingin ko importante na mataasan ng sweldo ang mga taga Cavite ng minsan minimum wage, ano po. Lalong-lalo na po yung sa export processing zone, ano, dahil kawawang-kawawa dyan ng mga manggagawa. And yung mga manggagawa dyan, eh kilos-kilos lang naman dyan, ano. Huwag po tayong makiramdam lang, ano. Kung alam nyo meron mga nag-organisa dyan ng union, sumama kayo, huwag matakot. You know, huwag po tayong pa-intimidate kasi importante po magsama-sama kayo dyan para po meron kayong lakas para ilaban yung inyong mga karapatan. Ganun lang po yun. So, ganyan lang po ang solusyon natin sa ngayon as usual, dahil kailangan mag-prepared, dahil tingin ko mas lalong hihirap ang buhay sa Pilipinas. Ayokong maging si Madam Auring, pero parang yun ang aking nararamdaman. Nararamdaman ko yan kung hindi po kayo magkakaisa, and kung kayo po ay tayo lahat ay manunood lang at makikiramdam sa mga nangyayari. So magandang araw po sa inyo lahat. Si Mona po ito sa New York, and salamat po sa mga panonood nyo sa aking mga video vlog, and see you in my next video. Salamat po.